Ang kontrobersya sa buhay ni Gregorio Del Pilar. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button, i-like at i-share ang aking video. Salamat po. Si Gregorio Del Pilar ay isa sa pinakabatang general ng Pilipinas noong panahon ng Rebolusyong Pilipino at digmaang Pilipino-Amerikano. Kilala siya sa kanyang matagumpay na pag-atake sa mga kwartel ng Espanyol ng Casadores sa munisipalidad ng Paumbong, Bulacan. Sa kanyang tagumpay sa unang yugto ng labanan ng Kingwa at sa kanyang huling paglaban sa labanan ng Tiradbas sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano dahil sa kanyang kabataan. Siya ay kilala bilang tinawag na Boy General o ang pinakabatang General. Si Gregorio Del Pilar ay pinanganak noong 14 Nobyembre 1875. Ang kanyang mga magulang ay sina Fernando H. Del Pilar at Pilipa Sempio ng Bulacan-Bulacan at 5 sa 6 na magkakapatid. Siya ang pamangkin ng propagandista na si Marcelo H. Del Pilar at Toribio H. Del Pilar na ipinatapon sa Guam dahil sa kanilang paglahok sa pag-alsa sa Cavite noong 1872. Nakilala siya bilang guyong at nakapag-aral sa Ateneo Municipal de Manila kung saan natanggap niya ang kanyang bachelor's degree noong 1876 sa edad na 20. Nang sumiklab ang Rebolusyong Pilipino laban sa Espanyol noong Agosto sa ilalim ng pamumuno ni Andres Bonifacio, sumali si Del Pilar sa pag-aalsa. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang komandante habang nakikipaglaban sa mga pulutong ng Espanya sa Bulacan. Noong 28 Desyembre 1876, nakilahok siya sa isang pag-atake sa Kakarong de Sili, Pandibulacan, isang bayang tutol sa Katipunan. Noong 1 Enero 1877, siya ay kabilang sa mga nakipaglaban nang ang mga Espanyol ay sumalakay para makuwang muli ang bayan. Nagtamo siya ng bahagyang sugat mula sa balang dumaplis sa kanyang noo. Dahil sa kanyang lakas na loob at katapangan, iginawad sa kanya ang pagkilala at isang promosyon sa ranggo ng tinyente. Noong Agosto 1877, habang siya ay kapitan, ay nakilala niya si Emilio Aguinaldo sa punong tanggapan nito sa Biak na Bato at nagpanukala ng isang pag-atake sa isang pulutong ng Espanyol sa Paumbong, Bulacan. Naaprubahan ni Emilio Aguinaldo ang kanyang plano at matagumpay na naisagawa ang pag-atake sa pagkuha ng 14 na rifling Mauser. Di nagtagal, pagkatapos nito, itinaas siya ni Aguinaldo sa ranggo ng Tenyente Coronel. Matapos ang kasunduan sa Biak na Bato, ipinatapon siya sa Hong Kong kasama si Aguinaldo at iba pang mga revolusyonaryong leader. Matapos matalo ng mga Amerikano ang Espanyol sa labanan ng Manila Bay sa panahon ng digmaang Espanyol-Amerikano, si Aguinaldo Del Pilar at iba pang mga pinatapong leader ay bumalik sa Pilipinas. Pinangalanan ni Aguinaldo si Del Pilar bilang diktador ng Bulacan at probinsya ng Mabaysia. Noong 24 ng Hunyo 1878, tinanggap niya ang pagsuko ng Espanyol sa kanyang sariling bayan ng Bulacan. Di nagtagal, pagkatapos nito, itinaas ang kanyang ranggo bilang Brigadier General. Nang sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano noong Pebrero 1879, kasunod ng pag-uusap ng Pilipinas sa pamamagitan ng Espanya sa Estados Unidos sa kasunduan ng Paris ng 1878, pinangunahan ni Del Pilar ang kanyang mga tropa sa isang matagumpay na laban kay Komandante Franklin Bell sa unang yugto ng labanan ng Kinga. Noong 23 ng Abril 1879, sa panahon ng labanan na paurong
ng kanyang mga pwersa ang isang kawal at napatay ang ikinagalang na si Colonel John M. Stotzenberg. Noong 2 Disyembre 1879, pinangunahan ni Del Pilar ang 60 sundalong Pilipino na hawak ni Aguinaldo sa labanan ng Tired Pass, laban sa tinatawag na Texas Regiment, ang 33rd Impanteryang Rehimiento ng Estados Unidos na pinamumunuan ni Peyton C. March. Ang 5 oras na labanan na layo na itakpan at iantala ang pag-urong ni Aguinaldo ay nagresulta sa kamatayan ni Del Pilar mula sa isang tama ng bala sa leeg, sa kasagsagan o pagtatapos ng labanan. Ang katawan ni Del Pilar na inagaw at ninakaw ng mga nagwaging sundalong Amerikano ay hindi nailibing ng ilang araw. Habang binabakas ni Tenyente Dennis P. Kinlan, isang Amerikanong opisyal, ang kanyang landas ay natagpuan niya ang katawan ni Del Pilar. Binigyan niya ito ng isang tradisyonal na libing ng militar at sa lapida ni Del Pilar isinulat ni Kinlan isang opisyal at isang maginoo. Ano nga ba ang kontrobersya sa buhay ni Gregorio Del Pilar? Marami sa atin ang inaakala na si Gregorio Del Pilar ang huling taong namatay sa labanan sa Tired Pass. Ngunit ang katotohanan, maagang namatay si Gregorio Del Pilar dahil sa sarili niyang kapabayaan. Ano nga ba talaga ang totoong nangyari? Ayon sa kanyang tenyente na si Telesforo Carrasco, si Del Pilar mismo ay nagpasya na lumahok sa labanan matapos malaman na maagang itinutulak pabalik ang mga Amerikano. Ilang minuto sa labanan, itinaas niya ang kanyang ulo dahil sa mataas na damo ng kugon at inutusan ang kanyang mga tauhan na tumigil sa pagpaputok dahil gusto niyang makita ang posisyon ng mga Amerikano. Binalaan ni Carrasco ang batang general na dapat yumuko dahil siya ay pinupunterya ng kalaban. Ngunit, sadyang hindi talaga nakinig si Del Pilar at ito'y tinamaan sa leeg na agad niyang ikinamatay. Isa din sa kontrobersya na si Gregorio Del Pilar ang isa sa mga berdugo ni Emilio Aguinaldo. Dahil dito, pinaniniwalaang si Del Pilar at ang kanyang mga tauhan ang nasa likod ng pagpatay kay Antonio Luna. Matapos utusan ni Aguinaldo na puksain ang mga ito. Si Del Pilar din ang sinasabing personal na nagsagawa ng mga pag-aresto, pag-torture at pagbitay sa maraming opisyal ni Antonio Luna. Isa pa sa kontrobersya sa buhay ni Del Pilar na kung hindi siya namatay ng maaga, kaagaw sana ni General Goyo si Rizal para sa titulong Playboy ng Kasaysayan ng Pilipinas. Oh my God! Wow! Pero ano nga ba kay Goyo ang mga babae noong panahon niya na madaling nahulog sa kanya? Bilang karagdagan sa kanyang kahusayan sa militar sa murang edad, ang pisikal na katangian ng batang general ang sadyang nagpalapit sa kanya sa mga kababaihan. Kabilang sa mga naging Juliet ni Gregorio Del Pilar sa Philippine Revolution ay sina Neneng Rodrigo na kanyang unang pag-ibig, si Felicidad Aguinaldo na nakababatang kapatid na babae ni General Aguinaldo, at si Remedios Noblejose ay nakilala bilang ang dakilang huling pag-ibig ni Goyo. Ang kanyang pangalan na nakaborda sa isang panyo na nakuha ng mga Amerikano mula sa walang buhay na katawan ni Del Pilar sa Tired Pass. Maraming salamat sa panonood sa aking video. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, pindutin na ang subscribe button para updated ka sa mga i-upload kong video. Hanggang sa muli, ito ang inyong kakwento ng Kasaysayan TV.